Hello guys, I'm back. So, ayan mga ka-keepers, napanood niyo yung part 1 ang how to prepare breeding pan for at our betta fish guys. So, ayan mga ka-keepers, sa part 2 na tayo guys, ang no pairing of betta fish before breeding. So, ayan mga ka-keepers, punta tayo sa ating ginawang ano guys, ginawang breeding pan na prepare sa isang vlog natin guys. So, ayan mga ka-keepers, ito na yung na-prepare natin na betta fish. So, ngayong araw, gagawin natin, ililipat na natin yung mga male betta. Unahin natin yung male betta, then yung female guys. So, ayan. Ka-keepers, pasok tayo sa ating barracks. Ito yung ating mga materyales mga ka-keepers. Lipat na natin sila sa kanilang mga breeding. So, no pairing tayo mga keepers. So, ibig sabihin, diretso natin ilalagay yung female mamaya pagkatapos ng mga male mga keepers. Tayong 6 pairs na ang betta na ibibreed. Sana maging successful ang no pairing of betta before breeding. So, ayan guys. Kuha lang tayo ng betta scoop. So, importante ang betta scoop para hindi ma-damage yung ating betta at yung lalo na yung mga long fins betta guys. So, sensitive sila. Kailangan meron silang ganito pag ililipat natin. So, ayan guys. This is the moment of truth. So, okay na. Okay na yung tubig natin. Mix-mix na natin. Ayan, okay na sila. Ayan, lipat na natin ang ating mga betta fish. So, ayan guys, sila. So, kuha lang tayo ng ano guys, thumbnail natin. So, kuha lang tayo ng magandang picture. So, ayan. So, unahin natin mga keepers ay ang grizzled. So, yung grizzled na pinakita ko sa latest vlog ko guys, yun yung, ito yung tatay niya. So, breed natin ulit dahil maganda yung form. So, ayan. Bago tayo maglipat, dapat dahan-dahan para hindi siya mabigla sa tubig. So, lubog natin ng dahan-dahan. So, ayan guys. Then, next natin ay itong super red. Super red HMPK. Super red. Then ang double tail na platinum white. Yan mga keepers, ang paborito kong strain ng betta, double tail. So first time ko mag-breed ng double tail ng platinum white. So ayan mga keepers, mailap siya. Yan. Ito natin siya ilalagay. So, ayan,
first, ganda. Then itong ating candy. Multicolor. So ibig sabihin 3 or more yung color niya, guys. So ayan, tignan nyo. Multicolor. No pairing of beta before breeding. So tignan natin kung successful ba. So antayin natin ito, guys, after 3 days kung nangitlog yung female. So kung nangitlog yung female, ibig sabihin successful. Yan, to ang steel blue blackhead. Steel blue blackhead. Then ang last ay ang red dragon. So merong iba't ibang klaseng red dragon, guys. Merong red dragon, yellow, merong black dragon and orange. Guys, patay ng thumbnail natin. Sobrang init. Yan. Keepers. So ang next natin is yung ating mga female. Ayan, guys, lipat ko muna sila sa loob ng barracks dahil mainit sa labas. So huwag niyo kong iwan, guys, samahan niyo ako sa journey na to. Ayan, guys. So ayan, mga keepers, okay na sila ang ating 6 strains ng beta. So ang gagawin natin, guys, kunin na natin ang female. So no pairing tayo, mga keepers. Tingnan na natin kung successful ang ating no pairing. So hanap na tayo ng female natin, guys, na medyo maganda at sexy. Natin, guys. So ito medyo maganda to siya. So ito i-prepare natin sa female. So natin kung chicks ba to. Partner natin. So, lipat na natin. Ito. Yan. So, nakabulan na sila dyan. Then, next, itong steel blue blackhead. So, ano, mga keepers, itong steel blue blackhead natin, anak to siya ng ito, guys. So, i-cross natin yung anak sa tatay. Tignan natin kung maganda yung maging kinalabasan. So yan, kabula na sila, guys. Then itong grizzled natin. Grizzled, where are you? So mga breeder size. So kapag breeder size, mga keepers, usually maraming itlog na nilalabas. Then ang dragon natin, ayan. Male red dragon. Itong dito. Yan. So next natin, guys, itong candy natin. Ayan, ang color niya, ang gandang kulay. Ang mga keepers. So, dito siyang pair. Diyan ka. Kabulan kayo dyan. Then, ang last natin ay itong double tail, platinum white. So, yun. My favorite. So, yun. Kabulan kayo dyan. The
next day. So, ayan mga ka-keepers, successful ang ating no pairing of betta fish before breeding, guys. So, actually mga ka-keepers, first time ko din nag-breed ng betta na hindi na nag-pair, mga ka-keepers. So, ngayon, successful. Nakita nyo yung dalawang pair ng betta natin. Ang Red Dragon at ang mga yung candy, multicolors natin, ay nag-lay na ng egg, mga ka-keepers. So, ibig sabihin, effective ang ating no pairing of betta fish before breeding. So, subukan nyo guys sa inyong mga betta fish dyan. Huwag nyo i-pair, then i-breed nyo agad, mga ka-keepers. Basta lagi nyong tandaan guys, dapat kondisyon ng ating mga betta fish para kondisyon din yung pag-breed nila, mga ka-keepers. So, ayan guys. Maraming salamat sa pagsama sa episode na to, sa part 2 ng no pairing of betta fish. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time, mga ka-keepers. Fish out.